Ito po seryoso na reklamo. Binuhusan ng kumukulong tubig ang ating complainant sa akala nitong suspect, itong inakusahan ng pabubos ay pinaprank siya. At tutulungan po natin, dalawang klaseng tulong ibibigay po natin dito sa ating complainant. Una, makakuha siya ng justisya, meaning pakukulong natin itong nagbuhos ng tubig sa kanya hanggang sa naging fourth degree burns, yung lapnos. Pangalawa is bibigyan natin ng financial assistance. Panorin natin. Ayun. Ayan po yung video. Ayan. Makikita niyo naman po talaga yung pagkalapnos sa buong katawan niya. Ayan. Kumukulong tubig po ang ibinuhos dyan at nasa ospital po siya ngayon. And yan, nangangailangan po siya ng assistance. Medical assistance, financial assistance. Ibibigay po natin yan. At bukod dyan, pwede po natin kasuhan yung gumawa niyan. Nakakulong na. Okay, good. So, nakakulong na raw po. Ito yung pinaka-latest. Nakakulong na po yung bumuhos sa kanya. Pero ang tanong, ano bang ikinaso? Kasi that is supposed to be serious physical injuries. Fourth degree, di ba? So, kakausap tayo mamaya ng abogado kung ano ba yung narapat na kaso, pwedeng isang palaban doon sa nambuhos. Ngayon, kausapin na po natin si Mr. John Paul Gonzalez. Sir John, magandang umaga po. Hello po. Magandang umaga din po. Una sa lahat, kumusta po yung inyong naramdaman ngayon, sir? Nahihirapan po masyado, sir. Di pa po lahat ng sugat. Okay. Sorry, sir. Dito sa mga tatanungin ko sa inyo, alam ko, you are suffering right now. There's still pain dyan sa iyong katawan. Pero gusto ko lang malaman, sir, pwede bang paikwento nyo sa amin yung pangyari? Bakit po nahantong sa ganon, sir? Opo. Nung umaga po kasi, Sir Rafi, yung pagising ko po, pumunta po ako sa barkada ko, katapos ko lang po kumain. Okay. Opo. Eh, nangilang po siya sana ng pera. Eh, magpapabarya po ako sana. Papunta pa lang po ako sa may tindahan na papabaryahan ko, sir. Okay. Tapos, bigla niyo po ang binulyawan sa mayarap ng bahay nila. Ano po? Bigla? Binulyawan po ako. Minura po ako. Sir, wag niyo po igagalaw yung ano, sir. Steady niyo lang po yung mic. Opo. Babaan niyo na lang, sir. Yes, sir. Wag niyo na pong hawakan. Okay, sir. Okay. Binulyawan ka. Sino pong bumulyaw sa inyo, sir? Yung babae po. Si Ophelia Dimusilio po. Bakit kayo binulyawan po ni Ophelia? Dahil pinagbibintangan niya po ako na ako daw yung kumakatukulong niya sa bahay nila. Kumakatok sa bahay nila. So, akala niya pinaprank niyo po siya. Opo. Gabi-gabi. Ganun po ba yun? Opo. So, ngayon pa na matapos ko kayong bulyawan, tinawag po kayo? Opo. Lumapit naman po kayo? Opo. Kinausap ko rin po na maayos, sir. Nagpaliwanag po ako na hindi po ako yung makakatok sa may bahay niya. Okay. Paano pagkasabi niya po sa inyo, sir, nung lumapit ka sa kanya at nag-usap kayong dalawa? Ano yung bungad niya sa inyo? Sabi niya, Oh, sir. Sir, wag mahawakan yung mic, sir. Pakilakas na ng boses, sir. Okay. Wag po magmura. Apo. Ano pong sabi niya? Minura niya po ako. Sabi niya, ikaw yung dami kumakatok dito. Ay, isa ka dito sa kumakatok tuwing gabi dito sa may bahay namin. Mm-hmm. Okay. Tapos may pagbabanta ka, sir, na sinabi niya. Okay. Pagkatapos nung nagalit siya. Bigla na po lumabas yung asawa nun, sir, sa may pintuan ng kwarto nila. Bigla po mampas na extension wire, hindi po ako inabot. Okay, so dalawa pala sila, itong si Mrs. sa itong Mr. So, si Mr. lumabas, hinampas ka ng extension wire. Opo. Okay, at tinamaan ka naman? Hindi po. So, sige po. Tapos kayo mampas ng extension wire nitong si lalaki, ano pong sumunod na nangyari?
bigla pong binuhusan na po ako ng mainit na tubig. Ah, so may nakahanda ng mainit na tubig doon? Opo. Nasa may tapat pa ako ng pintuan nila. Sabay nang tatalon na po ako ng... So, binuhos sa'yo yung mainit na tubig at nung mabuhusan ko kayo, ano pong nangyari sunod? Nagtatalon na po ako ng sir. Sabay nakita na po ng mga ano, kapitbahay ng nabulabog na po sila lahat ng tambo nila. Okay. Matapos niya po magawa yun, anong naging reaksyon ng mag-asawa? At sino po nag-boss, yung si Mrs. o yung si Mr.? Yung babae po. Okay. So matapos niya may boss, ano po yung sunod na ginawa nila o naging reaksyon ng dalawang mag-asawa? Hindi ko na po alam kasi tumakbo po ako ng tawag eh. Okay. Sabay pa po, mga barangay na po nagpunta doon. Alright, makakausap pa natin itong Mr.? Kasi si Mrs. po nakakulong na. Opo, nagtatago daw po yung lalaki, sir. Okay. So, si Mrs., on that same day, nadampot ng mga police, tama yung regulatory period, at nakakulong na ngayon. Opo. Ano na po yung sinampang kaso? Ang physical injury lang daw po. Physical injury lang? Oh, slight lang daw po. Slight physical injury. Slight physical injury? Opo. Nako, teka muna. Well, tatanungin natin yung abogado, Sir Rat, tungkol dito. Attorney Garrett Tungol, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Itong ating complainant, nagkalapnos-lapnos yung kanyang balat at fourth degree burns daw, ayon sa mga doktor. At yes, pati yung ari niya, nalapnos din. Eh, ang isinampang kaso lang ng mga pulis sa suspect na nakakulong ngayon ay slight physical injury. Anong take-away mo rito? Ang sloppy lawyering ang tawag natin dyan, sir, no? Napakapabayang pagkakaso ang ginawa nila. Kasi, first of all, as a matter of technique, lagi natin gagamitin yung mabigat na kaso sa Rafi. Okay. In this, dapat sinampahan natin ang clear physical injuries. Ano, Sibu, Attorney Garrett? Ano? Dapat? Yes. Dapat po, serious physical injuries na ang sinampan nila agad. Dahil? Hindi. Dahil nga po dun sa gravity ng nasuffer niya, pati yung sa tagal niya magpunta sa hospital, and kailangan po pag napakatagal na panahon, Sir Rafi. Kapag ganito kalala yung injury, very confident sa serious physical injuries. Okay. Lugi po pong complainant Attorney Garrett, hirap ng signal. Hirap ng signal mo. Anong pinagkaiba ng serious physical injury sa slight physical injury? Kasi alam ko, depende yan sa recovery ng victim. Tama? Tama po, Sir Rafi. Doon po sa recovery time, tinitignan po kung gaano kayo katagal sa hospital. Pag tumagal po kayo ng at least mga 1 week pa lang yan, then that's less serious physical injuries. Pero pag tumagal pa lalo, kung nag-exceed kayo ng 15 days, pwede na natin ipasok sa serious, Sir Rafi. In this case, tatagal siya kasi pati yung ari niya na damay. So, God knows kung hanggang kailan siya talagang totally makarecover dito sa kanyang mga sugat at for sure, hindi muna siya makapagtrabaho. From similar cases nga, Sir Rafi, no, tama po. Usually kapag fourth degree burns, tatagal ka ng at least a month. More than a month po para bumalik ang inyong kakayahan magtrabaho. So, pasok na pasok po ito sa serious physical injury. Okay, salamat, Attorney Garrett. No problem, Sir Rafi. Alright. Tatawagan namin Sir John Paul. Apo. Yung abogado niyo, meron ba kayong abogado? Meron po. May abogado niyo. Okay. Hindi, sir. Ganito. Ang ipapile po natin serious physical injury from slight. Okay? Now, kailangan niyo na po ng ayuda, ng tulong. Sige po. Meron po kayo iniinom ng mga antibiotics ngayon, gamot, na binigyan ng doktor? Opo. Opo. Okay. Ano bang trabaho niyo, sir? Housekeeping po. So, hindi kayo nakapagtrabaho nito ngayon? Opo. Okay. Anong sabi? Go ahead po. Magre-report na po sana ako nun, sir. Nag-asikaso na po ako para sa service po. Ilan po anak nyo? Isa po. Okay. Si Mrs. ano pong trabaho? Wala po. Kayo lang pong breadwinner sa pamilya? Opo. At ano pong sabi ng mga doktor, gaano katagal bago na kayo makabalik sa trabaho? One month daw po, one month. Serious physical injury nga po yun, 1 month.
Ganito po ang gagawin natin. Sasagutin ko po lahat ng pagpapagamot ninyo hanggang sa kayo po'y gumaling. At magbibigay po ako ng financial assistance sa inyo. Habang wala kayong trabaho, ako po magsusuporta sa inyo sa pang-araw-araw niyong pangailangan, groceries and all. Ilang taon po yung baby nyo? Isang taon, ay 2 taon po. 2 years old. Sige po, magbibigay din po ako ng financial assistance para doon po sa baby nyo. Wala na kayong problemahin. Okay, sir? Sige, sir. Huwag niyo po ibababa ang telepono para kausapin kayo para sa karagang detalye. Sir, yung pong nambuhos, serious physical injuries, injury ang pwede natin ikaso para mas tumagal sa kulungan. Okay, sir? Opo, opo. Salamat po. Solve na po yung problema nyo, sir. Lahat po ng pangailangan nyo, bibigyan namin. Okay? Opo. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Opo. Salamat po, Adelati. Thank you.